Isa ka ba sa mga tao na madalas manood sa YouTube araw-araw? Yung tipong pag may mga bagay ka na gustong matuklasan at malaman, ay dito ka agad pumupunta upang mag-research at mapanood ang mga video na gusto mo. Isa ka ba sa milyon-milyong tao sa mundo na laging nakaabang sa mga bagong uploads ng mga paborito mong vloggers? O isa ka sa mga vlogger na madalas mag-upload ng video sa YouTube upang mapasaya ang mga fans mo at upang kumita na rin ng malaking pera? Magandang araw kaibigan, it's RPTV Fox. At sa video na ito ay mapapanood mo ang buong kasaysayan ng YouTube mula sa kung paano ito nagumpisa hanggang sa napakalaking tagumpay nito. Mapapanood mo rin sa video na ito ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa YouTube. Alam mo na ba kung ano ang unang video na na-upload sa YouTube? Isa yan sa mga tatalakayin natin sa video na ito, kaya keep on watching kaibigan. Nga pala, kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa YouTube? Ang YouTube lang naman ang pinakamalaki at pinakapopular na video sharing platform sa internet na mayroong higit sa 4 billion watch hour bawat buwan at pangalawa sa most visited website sa buong mundo. Hindi na lamang ito libangan ngayon, isa na rin ito sa mga pinagkakakitaan o hanap buhay ng maraming mga YouTuber sa buong mundo. Papaano nga ba nagsimula ang YouTube? February 14, 2005, ang YouTube ay itinatag ng tatlong magkakaibigan na sina Chad Harley, Steve Chen, at Jawed Karim na empleyado noon ng PayPal. Si Chad Harley ay nag-aral sa Indiana University of Pennsylvania bago siya nagtrabaho sa PayPal. Ipinanganak si Stephen C. Chen noong 1978 sa Taipei, Taiwan. Ang kanyang pamilya ay lumipat sa Estados Unidos nang siya ay 8 taong gulang. Nag-aral si Stephen ngunit nang maglaon ay umalis bago pa makapagtapos sa Illinois Mathematics and Science Academy. Kalaunan ay tumalo siya at nagtapos sa University of Illinois sa Urbana-Champaign with a degree in Computer Science noong 2002. Pagkatapos ay nagtrabaho siya sa PayPal. Si Jawed Karim naman ay ipinanganak noong 1979 sa Merseburg, East Germany. Ang kanyang ama ay Bangladeshi at ang kanyang ina ay Aleman. Matapos makaranas ng xenophobia sa Alemanya, inilipat ng kanyang ama ang kanyang pamilya sa St. Paul, Minnesota noong 1992. Kalaunan, siya ay umalis bago niya pa matapos ang isang degree sa Computer Science sa University of Illinois Urbana-Champaign. Matapos mag-dropout, si Jawed ay naging empleyado sa PayPal. Habang nasa PayPal siya, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang kurso. Kalaunan ay nakakuha siya ng Master's Degree sa Computer Science mula sa Stanford University. Ngayon naman kaibigan ay pag-usapan natin ano ba ang layunin o purpose, bakit ginawa ang YouTube. Ayon sa interview sa isa sa mga founder nito, ang YouTube ay bunga ng pagkabigo sa video sharing noon kung saan ay naghahanap noon si Jawed Karim ng isa sa mga video ni Janet Jackson na kung saan ay nag-malfunction ang suot nito habang nagtatanghal. Ayon naman sa interview kina Chad Harley at Steven Chen, hindi nila ma-share ang video ng kanilang dinner dahil sa email attachment limitations. Kaya naman ang YouTube ay nilikha bilang isang platform para ang sino man ay makapag-post ng content na gusto nila. Dito ay malaya ang lahat na mag-upload, manood at mag-share ng mga content. Noong April 23, 2005 ay na-upload ang pinakaunang video na may title na Me at the Zoo. Isang 19-second video clip na naipost mismo ni Karim. Noong September 2005, nag-viral ang isang ads ng Nike na nakakuha ng 1 million views, ang kauna-unahang 1 million views sa YouTube. Sa mga sumunod na buwan, noong November 2005, ang venture capital firm
na si Koya Capital ay nag-invest ng $3.5 million sa negosyo. Si Roylof Bota naman, na dating nagtatrabaho sa PayPal, ay sumali rin sa lupon ng mga direktor ng YouTube. Ang Sequoia at Artist Capital Management ay nag-invest ng karagdagang $8 million noong 2006 dahil ang website ay nagkaroon ng significant growth sa mga unang buwan pa lamang nito. Simula noon ay lumaki ang YouTube. Narito ang ilan sa mga pangunahing milestone sa kanilang kasaysayan. April 2005, Me at Dasu bilang pinakaunang video sa YouTube. September 2005, ang Nike ad ang pinakaunang video na nakahit ng 1 million views. October 2006, binili ni Google ang YouTube mula sa tatlong founder nito. July 2007, ang YouTube ay nakipag-partner sa CNN sa pag-host sa pinakaunang presidential debate. April 2009, ang YouTube ay nakatanggap ng Peabody Award for its outstanding achievement in electronic media. July 2012, napanood ang kauna-unahang Olympic game via live streaming sa YouTube. October 2012, YouTube partners with ABC to live stream a presidential debate for the first time. December 2012, Gangnam Style becomes the first video to hit 1 billion views. March 13, YouTube reaches 1 billion unique monthly visitors. January 2016, Adele's Hello becomes the fastest video to hit 1 billion views in just 88 days. Ngayon naman kaibigan ay talakayin natin, saan ba nagmula ang pangalang YouTube? Well, ganito yan mga kaibigan. Ang ibig sabihin ng you ay ikaw. Ibig sabihin, ang mga content na nasa YouTube ay hindi gawa ng site kundi gawa ng mga tao na gumagamit nito. Ang tube naman ay sinaunang termino ng television. Ang YouTube ay mabilis na lumaki at naging tanyag sa buong mundo. Kaya naman nakuha nito ang interes ng Google kung saan ay kinakitaan ng malaking potensyal ang platform na ito. Noong October 2006 ay binili ng Google ang YouTube sa halagang $1.6 billion na tinanggap naman ng tatlong may-ari ng YouTube. Talagang nakakahanga ang ginawa ng tatlong magkakaibigan na ito na kung saan ay dahil lamang sa pagkabigo nila sa video sharing at na maipost ang kanilang dinner ay naimbento nila ang YouTube na kung saan ay pinakikinabangan ito ng buong mundo. At napakarami ng buhay ang binago nito kung saan ay napakarami ng umunlad ng mga YouTuber dahil sa kanilang mga unique na content. Ikaw kaibigan, isa ka ba sa mga tao na nag-i-enjoy sa panonood ng YouTube? Comment mo naman yung sagot mo dyan sa baba. At kung nag-enjoy ka sa panonood ng video na ito ay huwag kalimutang mag-iwan ng like. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay click mo na rin yung subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. Thank you for watching, kaibigan.